Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mila at yun tayo mulayin dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Viral News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, sarado na UP Diliman. Grabe ang utos ni PBBM at BP Sara, mga UP student nag-alsa balutan na. At yung play natin, wala naman ito. Kakapasok lang na balita kung saan ay ilang swail na mga UP students nag-alsabalutan na matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund. Iyak na mga scholar ng bayan, dagdag daw di umano ito sa korupsyon ng administrasyon kasama ng budget na ikinaltas mula sa kanilang universidad. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag kalimutang mag-subscribe at makiklik na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi na nga nakapagpigil pa at tuluyan na ngang sumabog sa galit ang ilang mga walang utang na loob na mga scholar ng bayan matapos opisyal ng pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Welfare Fund ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Umarangkada na sa kalsada ang naturang mga estudyante kasama ng ilang mga makakaliwang grupo. Kasama nga dito ang Gabriela. Ayon pa sa kanila, hindi pa rin ba daw na kontento si Pangulong Bongbong Marcos? Gayong ibinosa na daw di umano nito ang lahat na sana'y dagdag na pondo para sa UP. Dagdag pa nila kung ano ang puno ay siya rin di umano ang bunga, kung kaya't ang first family pa rin di umano ang makikinabang sa harap-harapang korupsyon na ginagawa ng pamilya sa kaban ng bayan. Ngunit isang lumalagablab na buwelta ang sumalubong sa kanila mula sa pro-government bloggers. Banat pa nila ay masyado na daw sa laso ng utak ng mga kabataan ito, kung kaya't pati ang ROTC ay mainit na ring tinutulan. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng Philippine Stars sa kanilang official website philstar.com. Attention, some Filipino protested at Mindiola and Manila on July 18, 2023 to condemn the passing into law of the Maharlika Sovereign Wealth Fund. Matapos ngang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted. Ngayong araw, inirehisto ng maraming scholar ng bayan kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan ang mga panawagan na may diin ang pagtutol sa Maharlika Wealth Fund. Habang isinasagawa ang ating pagkilos, tuluyan na ngang pinirmahan ni Bongbong Marcos ang Maharlika Wealth Fund. Ilang beses na tayong harap-harapang inuuto at pinagsamantalahan ng administrasyon. Una, gamit ang mandatory ROTC na siyang magtuturo raw ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Sa katunayan, karahasan lamang ang minumulat nito sa mga kabataan. Kung tunay at nais ng administrasyon na magkaroon ng pagmamahal sa bayan ang mga kabataan, bakit hindi nila gawing makabayan, siyentipiko at makamasa ang forma ng edukasyon sa Pilipinas imbis na komersyalyado, kolonyal at anti-demokratiko. Pangalawa, harap-harapan na rin tayong ninalakawan ng gobyerno sa pagsusulong ng mahigit 129 million pesos na kaltas budget sa PUP maging sa iba't ibang state college and universities. Malinaw na manifestasyon ito ng pangunahing priora ng gobyerno ay hindi lamang makawan ang kaban ng bayan, kundi nakawan din ang maliwanag na kinabukasan ang mga scholar ng bayan. Hindi nga ba't hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente at maayos na pasilidad ang PUP, ligtas at balik na eskwela na hiling natin, bakit tayo bibigyan ng mandatory ROTC at budget cut? Budget increase ang panawagan ng komunidad ng PUP, bakit tayo bibigyan ng harapang pangungurakot ng administrasyon gamit ang Maharlika Wealth Fund? Sino ang makikinabang sa pandarambong na ito? Sa bare minimum, sina Marcos at mga kroni niya ang makakasasa sa kaban ng bayan habang tayo naghihirap dahil kulang sa budget ang ating pamantasan at administrasyon ay nakikinabang, at habang ang manggagawa at mga magsasaka ay naghihirayin ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito ang pagbubulsa ng administrasyon sa pundo na sana ay ginagamit para sa masa. Ipacheck natin ang Maharlika Investment Fund para iwas fake
fake news. Kukuha ba tayo ng pension natin? Anong benepisyon yan? Baka gamitin lang kung saan yan. Here are the answer. Basahin mabuti at i-share. Factsheet Maharlika Investment Fund. False, hindi naaayon sa its socio-economic agenda ang Maharlika Investment Fund, MIF. Fact, layunin ng MIF na palaguin ang pondo ng bayan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan din ito ay matutustusan at may papatupad din ang mga high-impact infrastructures at development project ng pamahalaan na naaayon sa its socio-economic agenda ng gobyerno. False, walang makukuhang benepisyo ang mga Pilipino sa MIF. Fact, sa pamamagitan ng MIF ay madaragdagan ang kita ng bansa at ang pondo para sa mga government projects at makakatulong din ito sa paglikha ng trabaho. False, gagamitin ng MIF ang pensyon at ipon na nasa SSS, GSIS at PhilHealth. Facts, hindi makukuha ng pondo ang MIF mula sa pensyon at ipon ng publiko dahil ipinagbabawal sa mga pensyon at social funds ang mag-ambag sa MIF. False, magiging daan ang MIF upang makakurakot sa kaba ng bayan. Facts, bumuo ng gobyerno ng mga hakbang para masiguradong hindi mababahiran ng korupsyon ang MIF. May mga transparency measures gaya ng pagsasapubliko ng mga informasyon na may kinalaman sa MIF. May organisadong risk management committee, may external at internal auditors na regular na magche-check ng Maharlika Investment Corporation Board. May joint Congressional Oversight Committee na mangangasiwa magmo-monitor at magsusuri sa pagpapatupad ng MIF. Pagsunod sa Santiago Principle, may mga mahigpit na pananagutan ang mga board members kung may pagkakasala. False, manggagaling sa bulsa ng mamamayang Pilipino ang MIF. Facts, may iba't ibang pagkukunan ng kapital ang MIF. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at mula sa unang dalawang taon na mga dividendo ng BSP, bahagi ng gobyerno sa kita ng Philippine Gaming Corporation. End quote. Ano, yung financial markets natin sa buong mundo. At pwede yung mga risk factors, minsan na nagkakagulatan tayo tuloy ng pandemic. Hindi naman rin naasahan yan na mangyayari. Wala naman nakapag-forecast yan. Yung Russia-Ukraine war, medyo surprise din naman. No? Yung geopolitics kasi yun eh. Pero ngayon naman, medyo nag-improve yung sitwasyon sa global financial markets kasi ang trabaho na yung mga central banks despite all of those challenges, lalo na since last year. Bumababa na yung mga inflation rate, no? Yung inflation sa Amerika, the lowest in more than 2 years at that 3%, no? From 4% noong previous month. Ang nag-peak po yan ng 40-year high noong Hunyo sa 9.1% kasi yung target po ng Federal Reserve nasa 2%. So malapit-lapit po sa inflation target. Ganun din po dito sa ating bansa, no? Dahil nagtrabaho din po yung mga central bank. Kahit yung local inflation po natin, new one-year low of 5.4%, no? At mukhang yung mga elemento, no? Yung maybe the best of intentions, yung market forces na lang po. At least yung market forces, ngayon, meron pa rin namang risk of recession sa US dahil nasa kakataas ng interest rates, no? Pero ang layunin naman po talaga nun, bakit nagtaas silang interest rates, bumagal yung ekonomiya para pampagalan din. Di ba? Bumaba naman yung presyo ng mga langis. Bumaba yung ibang global commodities, no, in recent months, especially since last year. Kaya nakatulong din po yun sa sentiment sa market at sa pagbaba ng interest. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito? Komento na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click at i-like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang videong ito. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung talagang pagtutol ng mga estudyante sa UP patungkol nga sa pagpirma nga ni Pangulong Marcos sa MIF nga dito sa Maharlika Investment Fund. Na tila nga ba ito'y tinutulig sa talagang nagsagawa talaga ng pag-alsa o pag-rally dyan sa UP nga na kung saan yung pagtutol nila rito na talagang ito'y mapirmahan o ito'y maipatupad, no? Siyempre kabilang na dyan yung grupo nga ni Raul Manuel, mga kabalita natin, na talagang tumututol dito sa Maharlika Investment Fund na to. Dito nga itong mga taga-UP na kung saan talagang dito nilalahad nila yung kanilang mga hinanaing at yung mga daing nila patungkol dyan, na tila nga ba sinasabi rito kukurakutin lang o talagang corruption lang ang gagawin nga ng ating Pangulong Marcos.
sa kanilang mga sinisigaw ng daing nila sa kanilang mga rally, mga kabalita natin na kung saan eh panluloko lang daw ito sa ating mga Pilipino ang sinasaad nila dyan, na kung saan eh tila nga ba eh talagang ay napuno ng batikos sa kanila itong ating Pangulong Marcos nga. Pati ngayon pagpapatupad ng ROTC, hindi rin nakaligtas sa mga to itong mga rallyista ng UP, no, mga kabalita natin na dito nga eh talagang eh pinaparamdam nila yung pagtutol at hindi pagpabor, no, sa pagpirma ng ating Pangulong Marcos nga. Dahil ito nga daw ay malaking pagnanakaw lamang daw to ng ating Pangulong Marcos. At talagang itong mga UP student, tila nga ba ito yung nais nilang iparating o ito yung nais nilang himutok siyempre sa ating gobyerno, na talagang yung pagtutol nila ay pinapahayag nila dyan, no? Na patuloy yung mga ganito nilang gawain, yung pagrarally, dahil dyan sa mga ginagawa ng ating Pangulong Marcos, na talagang hindi nila nagugustuhan o talagang hindi nila sinusuportahan yung panukala na yan na Maharlika Investment Fund nga, na isa tong corruption nga lang, mga kabalita natin, na patuloy nilang kinokontra yung mga nais nga syempre ng ating gobyerno at syempre yung ating yung mga ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos, itong mga nagrarally na to dyan sa UP Diliman. At yung iba pang mga pahayag at mga patungkol ng mga balita dyan. No? At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Viral News. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.